nandito na kami ngayon sa OB and wala pa dito yung doktor. So, antayin pa namin siya. Ayan si Cameron. Waiting. Yeah, waiting lang. And it seems he's not. Not yet. Wait the call. Where's the doctor? I'm not sure. But I said just wait to call. So update na lang namin kayo guys if andyan na kami sa loob. Hopefully makapag video kami, no? Pregnancy February 7 first day ang January may menstruation common. Okay. So kung i-compute February 7 first day, no, February, March 13, that's 34 days, so that's 4 weeks and 6 days. So 34 days, no. So, ano na ba chanting? Ang daw cramps daw. Menstruation. Daw menstruation, pero wala man. Wala man na gaspat or ano. Wala man. Usually, ang feeling, ang cramps, daw cramps na ma-menstruate na feeling. So, wala sa first. Chinese time. Ano nga kung ano mag-tapos tayo? Ito nga. Ni so, next time na kita buwan mga meron ano check, no? Mga kamanti kayo mo. Hindi ako na matapos. So, last week's appear in one or two weeks' time, maduwa man ang react. Hindi ito. Pero usually, nag-panaw-panaw kami walking dog. Welcome back sa ating new video. New day, new blessing, new vlog. Panibagong araw na naman. Mga Mars. As you can see, I'm getting ready, guys. Kasi today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Amen. For this is the day that the Lord has made. We will. This is the day. This is the day that the Lord has made. Malab, I'm excited for today's video. I'm so excited. Wala lang. I'm just so excited. Maglalagay ako ng concealer. I'm using this NARS concealer. Yung ano pala nito, yung kanyang shade is ginger, guys. Mag-concealer lang ako, yung mag-foundation. Sakit na ano ko, guys. Chan ko, kasi gutom ako. Anyway, magkikilay lang ako mga Marsh. And, mascara. And yun. Yun lang. Guys, alis na kami, guys. So, for today's video, we're going to OB. Ayan. So, first ultrasound namin. And let's see kung kamusta ang, you know, kamusta ang baby sa aloob ng tummy. And, kung gaano na siya kalaki, ganun. Kung kulangot ba siya kalaki or anything. So, ayan. I can't wait na makita siya and marinig
yung heartbeat, and hopefully everything goes well. And I'm so excited kasi it's gonna be my first time. Nung first kasi napunta namin sa OBGYN, nakala ko i-ultrasound agad ako. So ang nangyari wala, hindi ako na ultrasound last time. So this is gonna be my first. Are you scared? I don't know. Let's see, guys. Hopefully it's not trans V. Sana yung sa chan lang kasi. It is, I googled it. If it's before 12 weeks. Wow, are you the doctor? Because it's not big enough to see. I mean, this one. We'll see then later. Okay. And then you proxy me and then you put in your bum. Okay. So ayun nga guys. I'm gonna say a food baby. Food baby. Naiinis ako sa kanya kasi nga ang aga-aga ng inis. Huh? Kaya naiinis ako maaga pa lang. Na high blood na ako. Can you have another breakfast? Stop. And then sobrang tuyo na ng ano ko, and then I'm so hungry. Then he's annoying me at the same time. So ayun, alis na tayo guys kasi parang maaga tayong makaano, and then after OB, I wanna eat somewhere ng madami. I want to eat mang inasal, guys. So, bili muna kami ng mask, guys, before ang lahat-lahat. I'm not sure what time is it. What time is it? 8:04. So, okay lang yan. Malapit lang naman tayo sa town. So, mga 5 minutes drive lang naman. Guys, kasi di namin alam kung may parking lot doon, kasi ito pa naman pag walang parking lot na ano, na natawag doon, nagsalasala, napapanik if there's no parking lot. So we end up like, you know, we end up riding tricycle na lang. So dito na tayo mga Mars sa OBGYN na pag-ultrasound natin. And wala pang tao. So, antay-antay lang daw muna ng mga very, very light. Yung mga 10 years na pag-aantay. Charot lang. I love this. Said that we're still gonna wait for like a little bit, like 10 years. Yeah, 2 hours. So, medyo, I feel a little bit dizzy. Because I'm so hungry, guys. And at the same time, I'm thirsty. So, alam niyo. So guys, balik na lang kami kasi nga wala pa naman yung doctor. Sabi 9:30 to 10 daw ang dating niya. For sure, pasado 10 yan. And kain muna kami. So, hindi ako kumain kasi ang sabi nila, bawal daw kumain. Pero sabi ng babae dyan na sekretary niya, pwede naman daw kumain. Pwede naman kumain. So, kakain muna ako because I'm hungry. Dito kami ngayon guys sa McDo. Magbe-breakfast lang ako kasi nga gutom na ako. Pwede naman pala kumain. She said, oh, you need trans feed. It's not early. I don't know. Order number 150. So, kailangan nating i-trans feed guys kasi less than ano pa tayo. 8 weeks pa lang tayo. So, ayun, well, I don't have a choice. And then they're gonna turn. Because we couldn't wait anymore. They can say when the baby gonna turn. I don't know. So yun guys, nag-order lang ako ng chicken fillet a la king, and then Cameron ordered just a regular hot chocolate. Kasi kumain na siya kanina before kami umalis. What did you eat? Cereal. Cereal. Yung Coco Crunch pala yung kinain niya, guys. So, inom muna ako ng tubig kasi yung corno ako. Okay, you can have some. I only ordered regular. Regular, ano? They're gonna say again, I'm really selfish. Mas malala yung Cameron kasi he's more worse than me. Hindi, joke lang yun namin, guys. Ganyan talaga kami dalawa ni Cameron.
sanay na kami. That one's probably always tastes nicer because they put a syrup in it. Ayun na nga mga Marsh, after 10,000 years, nandito na ako sa loob ng, alam yung parang room na, kami lang dalawa ng OB, so i-check na yung perlas ng silanganan ko. Diyos ko, mukhang chill lang ako dyan guys, pero deep inside kinakabahan ako kasi first time ko mapasukan ng hindi. Nakita ko, nakakatakot guys, sa haba pa lang natakot na ako, kaya tingnan nyo naman yung itsura ko, kinakabahan talaga ako mga Marship ko. So ayan, pakita ko sa inyo yung itsura ng, you know, ilalagay sa akin, nakita nyo yung parang toothbrush na nung malaki, Diyos ko, day. Kaya, tiis-tiis na lang talaga, no? Wala tayong choice kasi masyado tayong excited for today's video. Kaya, ayan, tamang antay lang. May ginagawa pa yung doktor. So, marami na akong iniisip dyan kung gaano kasakit and gaano kalalim ang ilalagay sa loob. So, ayan, papasok na niya and may pa-lights off pa para damang-dama mo daw talaga ang pagpasok ng, you know, ng toothbrush, ng malaking toothbrush na iyan or ano tawag dyan, camera or lens na ilalagay sa ano mo. Tapos, Diyos ko, dahil mapapapikit ka na lang talaga. Kaya, sobrang nashock ako talaga dyan. Kaya yan, tinatry nang ipasok ng doktor, nilagyan niya ng lube yung, alam mo yung malaking toothbrush na yun, ipasok sa perlas ng silanganan mo. Kaya medyo na-shock ako. And then, nahiya pa ako dyan kasi nga, first time yung makita ng perlas ng silanganan ko na ibang tao. And, ayan oh. O, diba? Hindi ako nakinikiliti dyan kasi kinakabahan ako. Oo, kasi first time nga, diba? Kaya, ayun, mo, diba? Medyo masakit talaga, guys, as in. Oh, hindi sa nagpe-feeling virgin, ah, pero medyo masakit. Kasi, magugulat ka kasi nga, parang sa loob talaga. Ganon. And, ayan na si baby. Hello, little Camrich. Guys, dito kami sa coffee shop. Bago to. Ah, yan mo lang, Ara. 486, my love. 486. Gobstar. Yeah. So this is what it looks like after, guys. So ayun nga, guys. Ito na kami sa coffee shop, and then So 7 weeks and 6 days. Yeah, 7 weeks and 6 days na tayo. And then medyo ano lang ako doon, na off lang ako doon sa OB guy, sa binag-ultrasound. Kasi parang, alam mo yun, hindi siya, well, di ko alam ah, baka ganun talaga ang personality niya. Pero iba kasi yung ano niya, yung aura niya, medyo suplada siya. Siguro baka nagmamadali siya kasi nga, anong oras na, alas gis na. Can you see heartbeat? Yeah. It's moving? Yeah. It's like, push, the heartbeat. Weird, isn't it? Yeah. A human growing in my stomach. It's weird. You got a different one next time. Gustong-gusto ni Cameron guys na pumasok. He wanted to go there inside. Yeah. Dahil malakas ang, you know, tunog or music sa coffee shop na ito, mas malakas pa sa boses namin. Kaya i-voice over ko na lang kasi mahirap na baka makapiright tayo. So ito na yung in-order namin guys. Puro matatamis and try namin kung masarap ba yung donut dito kasi nga nag-crave ako ng donut na Jayco. And tikman natin kung masarap nga ba dito dahil ito ay bago guys dito sa town namin. And ayan, masyadong extra sweet si Mister. And ako yung tipong tao na hindi talaga ako nag-order ng sobrang sweet-sweet talaga. Like kukuha ako ng sweet drinks and then sweet food. Hindi. Si Cameron yan, ganyan yan yung ugaliin niya, mahilig siya sa sweet. And then, ako tinry ko lang, and then, di ko kaya guys, kaya yung mga kinain ko na, hindi ko yun naubos, parang nasayang. Si Cameron nag-ubos ng donut ko, and actually medyo pricey siya sa
ano niya. Pero okay naman, maganda naman yung itsura niya. And nga, kaso nga lang, hindi namin bet ni Cameron yung food. So, yun, opinion lang naman namin. And, pero maganda dyan, very aesthetic and very Malinese. Pero, rate ko yung food, siguro 7 out of 10 or 6 out of 10, guys. We're finally home, and then ako'y kakain na naman. Kasi, alam mo yun, gutom pa din ako simula kaninang kanina talaga. Hindi ko na-enjoy. I didn't enjoy much the food in the coffee shop kasi sobrang tamis niya. Alam mo yung matamis na lang iniinom mo, matamis pa yung kinakain mo. So, too much, you know. Tsaka hindi masarap yung donut kasi nila, guys. And, ayun, pumili ako ng lunch ko. So, this is pochero na baka or nilaga ata to. So, ayun, kain ulit tayo, guys. Nagsuka ako, guys, dalawang beses. Oo, kasi iwan ko. Alam mo yung feeling na gutom ka, and then gusto mong kumain, and then iniisip mo palang kung ano yung kakainin mo. Nasusuka ka na. Alam mo yung ganun. Sarap. Nagkain tayo. Ako lang pala yung kumakain kasi si Cameron busog pa. Baka magsabi na naman kayo na bakit ako lang yung kumakain? Bakit hindi ko man lang niyayaya or hindi ko man lang pinaka. Kasi ganyan yung na-advance na ako mag-isip sa inyo, guys. Kasi advance kayo lagi mag-isip. Hapon na ngayon and ako yung magre-ready na naman na kakainin namin. So magluluto ako ng munggo na may dinasang munggo na chicken tapos kalabasa pa. Yun yung lulutuin ko. Kasi masarap siya. And then ito naman kay Cameron, fish fillet. Ayaw niya ng pinitrituin sa i-fry ba. Gusto niya i-air fryer ko lang daw. Guys, kwento ko lang sa inyo yung ganap kanina doon sa kasi nga hindi ako makapagkwento masyado doon sa coffee shop na pinuntahan namin. Kasi nga, ang ingay ng music, guys, makapiright ako. So, di ba, pumunta kami doon kanina nung maaga pa, 8:30. 8 pa lang, around 8:30, let's say, 8:30. 8:30 pa lang, pumunta na kami ng OB sa OB. And then, mula pala mga 10:30 na ata siya nakarating. So, ang dami na, guys. So, ang dami ng buntis na dumating doon. And, ayun, alam mo yung parang hindi mo na-enjoy yung moment mo. Alam mo yung first time mo, minsan ka lang mabuntis sa buhay mo. Kasi gusto mong i-namnamin ang moment mo ba na as first time mom. Then, oh my God, maririnig mo yung first heartbeat ng baby mo. Makikita mo yung baby mo. Pero parang, alam mo yung minabadali ka. Parang nakaka-off lang kasi nga, baka hindi lang talaga siya approachable. Parang ganun ba? Iba kasi yung niya, yung aura niya as in talaga, parang alam mo yun, suplad. Di ko alam kung suplada ba siya or may problema or bad mood lang siya, pero kahit smile man lang, I'm trying to be nice ba na para maging friendly ba siya. And parang wala talaga kahit smile man lang, parang seryoso talaga siya sa buhay niya. And alam niyo, iba kasi talaga na yung mga doktor na friendly, ganon, na yung OB ko na sa first na pinuntahan namin, before niya ako ni-recommend sa ultrasound, OB ultrasound na iyon, eh, sobrang friendly niya, guys. As in, nagtatanong siya, as in ba na we take our time talaga na mag-usap about sa mga ganon, i-explain niya lahat-lahat. As in, sobrang friendly niya. Siya wala talaga. As in, minamadali ka niya talaga, guys. Feeling ko nagmamadali siya kasi nga sobrang dami ng patient, guys, na nag-aantay sa labas ng mga buntis. As in, sobrang dami na namin. Siguro mga 15 person kami, guys. Parang gusto mong i-namnamin ang moment mo na gusto ko sanang umiyak rin kanina kasi first time kong marinig yung heartbeat ng baby ko kasi nga, ewan ko, lately, napaka-emotional ko kasi nga, ewan ko siguro dahil sa pregnancy, di ba? Hindi yan ka-OA yan, guys. Baka yun siyang OA naman ito. Hindi lang ko ganyan pag buntis. Siyempre, iba-iba naman tayo ng experience, di ba? So, ayun,
So, pa sana umiyak dun kanina. Kaso, hindi na ako maka-emote kasi nga minamadali niya ako. And then, basta nagmamadali talaga siya. Sa UK kasi guys, pwedeng sumama yung husband and then, ayun, hindi siya sumama. Gusto sana sumama ni Cameron kanina doon sa loob. Kaso, ayaw hindi nagpapayag yung OB na iyon na magsama siya. And, ayun, hindi ko man lang nakita yung reaction niya kung para marinig yung heartbeat ba. Pero next time, sana sa OB na namin mismo, marinig na niya yung ano. And, kaya ko sa inyo yung reaction niya kung anong magiging reaction niya. Hindi na yun, sabi ni Cameron, next time, doon na tayo sa ano, sa iba ng OB na tayo pumunta, sa ibang ultrasound na tayo pupunta, sabi niya. Kahit siya na anuhan siya sa aura ng OBGYN na yun na nag-ano, na pinuntahan namin. Kasi, sa ano pa lang mismo, pagpasok pa lang niya, no comment to guys. And, hindi ko naman sinasaraan yung ano yan. Siyempre, based lang sa experience ko eh. Yun yung based on my experience guys. Kasi, di ba? So guys, lulutuin ko lang muna yung ulam namin for tonight's video. And, yan. Update ko kayo kung tapos na ako and kakain na kami, no? Cameron's dinner, guys, is ready. Ayan. You eat na. And the waiter. The bangers. Smile. No, it's like a burger. It looks disgusting, malam. Hindi sa nag-iinarte ah, pero it looks really weird. This is weird to you. Yeah. We're just finished eating and then also I'm having apple and andoon sa vanity. Pero I don't like it because parang alam mo yun, hindi siya crispy, luto siya. And sobrang init, Diyos ko dahi, nahilo ako. Tawag nito. Nasusuka ako kanina sa kinain ko. Alam mo yun, sobrang dami kong gana nung nakaraan nung niluto ko yung munggo na ginisa. Tapos ngayon, hindi ko na kaya guys. As in, ang amoy ng ginisa guys, parang nasusuka talaga ako. As in. Kaya alam, hirap talaga. Anyway, end ko na tong video na ito guys. Thank you guys for watching. Please like and subscribe. And we hope to see you guys on our next video. I love you all.